Dumayo nga pala kami sa Kalamban ng buong Team Dugyot. Nabalitaan kasi namin na mayroong basar dito na napakasarap ng mga pagkain. Sa itsura pa nga lang ay mabubusog na talaga ang inyong mga mata. May nakita din pala ako dito nagbebentang sotanghon. Nandito nga din yung nagtitrending na slushy ng Thailand. So paano guys? Tara! Ngayong hapon nga pala, isusundoy natin ang buong Team Dugyot. May nabalitaan kasi kaming kainan na masarap sa Kalamba. Pagdating ko nga ay nakaredy na agad si Kuya Dugs. Medyo nalate nga si Boy Skincare dahil napakadami niyang pinapahid sa kanyang katawan. Char! Natatakot na nga ako dahil mukhang magagalit na naman si Boy Ubo. Dinaanan ko na nga rin pala si Noknok Paputok. Medyo inabutan na nga pala kami ng traffic dahil rush hour na rin kaming umalis. Kaya naman wala na yung liwanag sa aming pupuntahan. Dito lang pala yan sa may Kalambago. Dinadayo nga pala ito dahil sa masarap na pagkain. May nakita nga pala ako dito nagbebenta ng sotanghon. Meron namang crispy sisig na mukhang masarap ang lasa. Kapag umorder ka nga pala nito ay meron ng kasamang chowpan. Sa halagang 95 pesos nga ay meron ka ng sisig with rice. Ang nakakatawa nga dito ay hindi tinipid sa mayonnaise. Available din pala dito ang kanilang crispy bagnet. Kasama nga rin pala namin dito si Aling Regina. Siya nga pala isinundo ko pa magmula sa kanyang trabaho. Sa 95 pesos mo nga ay meron na tong kasamang drinks. Kaya naman guys, first bite, napakasarap! Malutong nga pala ang bagnet dito at napakalambot ng kanilang karne. Habang si Kuya Dugs naman ay umorder ng kanyang paboritong barbecue. Ang kaso lang binawasan agad to ni Boy Skincare dahil gusto niya tong matikman. Medyo napadami nga pala ang aming pagkain dahil hindi pa kami nagtatanghalian. Lumipat naman kami dito sa may kabilang tolda. Medyo ibang kulay lang ang kanin nila dito pero mukhang masarap. Kaya naman umorder ako ng sausage with rice. Napakarami ko na nga palang natikmang sausage pero ito yung masarap. Napaka-juicy kasi ng lasa nito at hindi gaanong maalat. Di kalayuan nga ay nakita ko naman sila Boy Skincare. Malayo pa nga daw ang Pasko pero may nagtitida ng puto bumbong. Dahil sa sobrang sweet nga pala ng dalawa, pinagtitinginan na sila ng mga tao. Mapunta naman tayo dito sa nagtitinda ng sotanghon. Nag-order nga pala ako ng isa dahil gusto ko itong matikman. Karaniwan kasi sa cup noodles ko lang 'to nabibili. Kaya naman guys, second bite. Napakasarap ng kanyang sabaw. Ibang-iba nga pala ang lasa nito kaysa dun sa instant noodles na ating nabibili. Habang naglalakad nga ay naghahanap ako ng masarap na inumin. Nagulat nga ako dahil meron na rin pala ditong famous slushy ng Thailand. Ito nga pala yung soft drinks na pinapaikot habang nakalublob sa tubig ng malamig. Sa isang order nga pala nito ay nagkakahalaga ng 65 pesos. Kapag okay na nga pala ang lamig nito, pinupukpok to sa ilalim para mag-frozen ang loob. Ilalagay naman to sa baso na merong lamang yelo. Katapos nga ay pwede nitong i-serve at inumin. Sa unang tikim ko nga ay para siyang slurpee. Napakalamig nga pala nito sa bibig at nakaka-refreshing. Meron din pala dito nagtitinda ng buy one take one na shawarma. Pagkatapos may iho-iho pa nga na mukhang masarap ang lasa. Kaya naman guys, food trip na naman ang Team Dugyot. Naghati-hati na nga lang pala kami dito para lahat ay makatikim. Ang lahat nga pala ng pagkain dito na tikman namin ay masarap. Ito nga pala ay masasarap pa lalo na siguro kapag may kanin. Habang lumalalim na nga pala ang gabi dito, dumadami pa ang tao. Sasabi ko nga na dinadayo talaga ang lugar na to. Kinakita din pala kami dito nagtitinda ng 10 yen. Para nga pala siyang pancake na meron pala man sa gitna. Kami nga pala ay umorder dahil curious kami sa lasa. Habang naghahantay nga, meron nakakilala kay Kuya Dugs. May mga followers din pala tayo dito gustong magpa-picture. Karamihan nga pala sa mga followers namin ay kabataan. Natutuwa nga din ako dahil nakikilala si Aling Regina. Ito nga pala ang itsura ng tenyan kapag kinakain. Para nga pala siyang may sapot ng gagamba sa loob. Masarap nga pala siya na parang pancake na mayroong keso sa loob. Bukod naman sa pagkain, meron din ditong bilihan ng mga laruan. May mga tiyanggi din pala dito na pwede kang bumili ng damit. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!